This is it, mga beshi, mga Marcy, mga swisi ko dyan. Ipapakita ko sa inyo ng bongga yung pinagkaiba. Mga Marcy, mga swisi ko dyan. So, today, itong Skinmate Shark Oil, alam natin na trending to sa YouTube. Susubukan natin siya. Actually, itong Skinmate Shark Oil, medyo pinag-isipan ko kung gagawin ko ba to, kasi medyo kinakabahan ako dahil hindi ko pa alam. Pero kasi kung hindi natin susubukan, kung hindi ako mag-take ng risk, hindi ko malalaman yung result. So, itong Skinmate, dalawa yung binili ko, Skinmate Shark Oil. Kung makikita nyo, sa Mercury Drugs ko to binili. Nang January 5 ko pa talaga to binili. So, pinag-isipan kong mabuti. Kung ano ba kasi medyo, hindi pa ako convincing. So, dalawa siya, 7.5 ml. So, ito yung isa, yung maliit. 7.5 ml. And ito naman yung isa, mga beshi, 15 ml. So, ayan siya, diba? So, ito, yung price nito, nag-check ako sa Mercury and sa Watson, mas mahal ng Bare Bare Lights sa Watson. So, sa Mercury is itong 7.5 ml na maliit, nabili ko siya ng 60 pesos. And then, itong malaki naman is 110 pesos. So, buksan natin itong maliit, tingnan natin. Kasi, kaya ako bumili nito. Dahil gusto ko magtipid, dahil nagpapapiling ako ng mga skin ko minsan doon sa derma na pinupuntahan ko, hindi ko na lang babanggitin yung derma, eh medyo maharlika. So mag-DIY tayo, 'di ba? Lalagay ko na lang sa screen yung may nakalagay dito instruction. So ayan siya. Buksan na natin kasi papakita ko sa inyo, medyo may kajitiman kasi yung leeg ko. Sa panganganak ko to, actually 2 years old naman na yung bunso. Pero maitim pa din. Medyo minsan, pag tinatali ko siya, syempre, kung makikita nyo, ito papakita ko sa inyo. Yan, lapit natin. Pansin nyo, may itim, di ba? Parang may Milo. Nakakahiya minsan. Pero kaya rin lang kasi wala namang perfect na ano eh, di ba? So, yan, maitim siya. So, samahan nyo ako dito kung mapapaputi ba natin siya na gamit ito. So, 3 days na akong nagsabon kasi ang soap ko is whitening soap. 3 days na akong gumagamit ng mild soap, yung soap ng bunso kong anak. Baby milk soap, yung Johnson, yun yung ginagamit ko, mild muna para hindi matapang. So, i-shake natin. Ang paggamit daw nito, kailangan huwag mo daw ilalagay sa bulak. So, buksan natin siya. Yan, bukas na. Diba? Medyo, parang matapang yung amoy. So, kailangan kong munang punasan yung ating leeg para talagang malinis siya. Ganyan lang, huwag pa ulit-ulit. Kasi yung neck natin, isa yan sa mga sensitive skin ng ating balat. Kasi manipis yan, parang balat yan ng kilikili natin. So, tignan natin kung puputi ba siya at baka lalo siya masunog para makita nyo rin kung masusunog ba siya. Pero, bahala na ako doon pag nasunog. At least, diba, subukan natin to. So, ayan. Ang pag-apply daw nito, kailangan iganyan mo sa kamay mo. So, mag-one pass lang tayo. Yan. And then, so, ayan siya. First day natin ngayon. Kailangan hindi pa ulit-ulit para manipis lang. Kasi manipis lang yung balat natin sa leeg. So, ayan. Lagyan natin siya. So. Ayan na. Pinapahidan ko na, diba? Medyo, wala naman ako nararamdaman. Pero for sure, kailangan ko mag-ipit nito. Kasi peeling nga to. Para hindi ma-irritate yung leeg ko. So, ayan na. And then, the next day, maglagay tayo ulit, mga besh.
mga beshi, Marzi, mga swisi ko dyan. Ito na yung update sa akin leeg. So, ayan, namamalat na siya. So, balikan natin yung unang video para makita natin yung skin natin sa neck nung hindi pa natin siya pinipil. And kasi papakita ko sa inyo, medyo may kajiti man kasi yung leeg ko. Sa panganganak ko to, actually 2 years old naman na yung bunso. Pero maitim pa din. Medyo minsan, pag tinatali ko siya, syempre, kung makikita nyo, ito ipapakita ko sa inyo. Yan, lapit natin. Pansin nyo, may itim, di ba? Parang may Milo. This is it, mga beshi, mga Marcy, mga sisi ko dyan. Ipapakita ko sa inyo yung difference after nung micro-peeling, nagbalat siya ng bongga, and tuloy-tuloy yung pagbabalat niya ng 5 days. Ang ginawa ko sa kanya, nilagyan ko siya ng ice para mas kumapal yung pagbabalat and para ma-relax yung skin. So, ito na yung result. Nag-lighten up siya ng konti. Siyempre, hindi siya agad-agad mga besh na puputi dahil wala namang instant, ba? Diba? Wala namang miracle. So, ito na. Happy na ako kahit papano. Pumuti siya. And, ba diba, tayo, minsan pagpupunta ng mga derma, meron mga 10 sessions, mga 5 sessions. So, yun. Siguro, i-continue natin to ng mga bandang June. Kasi, medyo mainit na ngayon dahil pa-summer na tayo. Almost 1 month and 2 weeks ko din siyang ginamot at hindi ko siya pin-pressure. So, huwag niyo i-pressure yung mga sarili niyo katulad ng pag-pressure niyo sa mga buhay niyo ng bongga. Dahil natatapos din yung araw. Kinabukasan, panibagong araw ulit mga besh. So, ang ginamit ko sa kanya, minsan kasi, di ba, may time na mainit dahil tropical country tayo. So, nag-hapdi siya. Lagi ako nakatali ng buhok. At ginagamitan ko siya, i-share ko sa inyo, itong Zenibel Zooting Gel. Nakalagay ito sa rep, kaya kung makikita nyo, mga beshi, mga Marcy, mga swisi ko dyan, ayan, malamig siya. Kasi nakaka-relax siya ng skin, pinapahid ko din siya pagka medyo nararamdaman ko na humahapde dahil nga manipis ang skin natin sa leeg. And sa gabi naman, ang ginagawa ko sa kanya, ito, pinapahid ko din siya sa mukha ko, ba diba? Sa mga rashes, nakakatulong din siya. So, ayan. Itong aloe vera gel na to, 100%. Ingat kayo sa mga mabibili nyo kasi may mga fake na lumalabas sa online. Ha? Sa Korean grocery ko siya binili sa BGC, 130 pesos lang ng bongga, ba diba? Kasi maramihan ako bumili nito. Nag-stock talaga ako sa rep. So, sa gabi naman, ang pinapahid ko sa kanya, binili ko to sa, hindi to sponsor, ha? Binili ko sa grocery. So, ito siya. Para mag pumuti lalo yung ating leeg, di ba? Pag nilalagyan ko yung leeg ko, dahil nga may kadilima ng aking leeg, kasi dati naiinis ako sa leeg ko dahil nga tinanong ko na siya sa dermatologist na pinupuntahan ko. So, tinanong ko siya bakit umiitim ang leeg. Nagko-cause yan pag diabetic ka, sa mga kinakain mo, mga fats, or may friction, binungang araw ka, kinamot mo, kaya iwasan yung kamutin yung mga leeg nyo. And, ang isa pang tip na ibibigay ko sa inyo, itong Kojic soap na papaya na gagamitin nyo, kailangan manipis lang, huwag masyadong makapal, huwag nyong burahin yung leeg nyo, iba kasi ang kapal maglagay, diba? So, manipis lang ang paglagay sa gabi. At isa pa, pag gagamitin nyo yung shark oil, siguraduhin nyo na hindi kayo napapawisan, hindi kayo nagji-gym, or hindi kayo nagja-jogging, yung hindi kayo masyadong napapawisan. Lagi kayong nasa aircon or sa office, yan. Mas maganda siya i-apply sa gabi para patutulog na lang kayo. So, ito, yung isa pang tip na ibibigay ko sa inyo, kailangan magsabon kayo ng mild soap. Ang ginagamit kong soap sa leeg ko habang undergo siya ng peeling is yung milk bath soap ng baby ko na Johnson & Johnson. Kahit anong mild lang, Dove, pwede yan. And then, pag nagbabalat na siya, huwag nyo siyang gagamitan ng Kojic soap, ng mga whitening soap, kasi matapang yan eh. Pahingahin nyo muna yung skin nyo ng mga 1 week, at least 1 week. After 1 week na nakapahinga si skin, na relax na siya, pwede nyo na siyang gamitan ng whitening soap para pumuti. So, another session natin, magkakaroon tayo ng part 2 para ma-document natin kung paano ba talaga puputi ito. Kasi dati, naiirita ako dito, parang may Milo yung guwit ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa eksena sa leeg ko na parang hindi ako ganun ka-confident. So, madalas ako naglulugay ng buhok. And then, ang ginagawa ko kapag ka medyo ayan nga, mainit yung panahon. So, ang ginagamit ko is mild soap pa din. And then, pag medyo umu-okay-okay na nagre-renew na yung skin natin, kasi napapalitan naman yung skin eh, nararamdaman ko na medyo umu-okay-okay na siya. So, nilalagyan ko na siya ng
Kojic, mga whitening soap. So, ayan ang nilalagay ko. And itong dalawa lang ang nilalagay ko. So, ayan mga beshi, nag-DIY tayo, do it yourself, ng bongga. Nakatipid tayo, ba? Diba? Malaking bagay yun. Subukan nyo din kasi wala namang mawawala kung susubukan nyo, ba? Diba? So, yun lang mga besh. Thank you for watching. Enjoy your day, enjoy your night, enjoy tomorrow morning, and consider subscribing. Bye, guys!